muli, Lady L, maghahatid ng bagong learning sa inyo. At para masundan ang ating mga topics, I don't forget to subscribe and hit the notification bell for more of my upcoming videos. Nasa week 2 na tayo ha, at kamusta naman ang ating week 1 dyan? Naging masaya ba kayo o na-stress kayo kagad? Huwag na natin patagalin to, at ito ang ating topic ngayon. Natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa at mamamayan sa daigdig. At ang ating MELC o the Most Essential Learning Competency ay inaasahang napapahalagahan natin ang natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa at mamamayan sa daigdig, lahi, pangkat, etnolingwistiko at relihiyon sa daigdig. Nasusuri ang kondisyong geografiko sa panahon ng mga unang tao sa daigdig at napapaliwanag ang uri ng pamumuhay ng mga unang tao sa daigdig. So let's start sa geografiyang pantao. Sa klaw ng geografiyang pantao or the human geography, ang pag-aaral ng wika, relihiyon, lahi at pangkat etniko sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Magsimula tayo dito sa wika. At tinuturing ang wika bilang kaluluwa ng isang kultura. Nagbibigay ito ng pagkakakilanlan o identidad sa mga taong kabilang sa isang pangkat. Mayroong 7,105 buhay na wika sa daigdig na ginagamit ng mahigit na 6.6 milyong katao. Tinatayang may 136 languages family sa buong mundo. Ang mga pamilya ng wikang ito ay nagsasanga-sanga sa iba pang wikang ginagamit sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Mayroon tayong limang pamilya ng wika sa buong daigdig at ito yung mga iyon. Una ang Afro-Asiatic na may buhay na wika na 366 at mayroong 5.81% ng mga nagsasalita nito. At ito ang mga bansang gumagamit ng wikang ito. Pangalawa, the Austronesian na may buhay na wika na 1,221. At merong bahagdan na nagsasalita nito na 5.55%. At eto mga bansang gumagamit nito. Ang Indo-European na may buhay na wika na 436. At ang bahagdan ng mga nagsasalita nito ay 46.77%. At eto mga bansang gumagamit nito. Sunod ay ang Niger-Congo na may buhay na wika na 1,524 at mayroong 6.91 na bahagdan ng mga nagsasalita nito. At eto mga bansang gumagamit nito. Ang Sino-Tibetan na mayroong 456 na buhay na wika at mayroong 20.34% na bahagdan ng mga nagsasalita nito. At eto mga bansang gumagamit ng wika nito. Pagkatapos natin sa wika, let's move on sa relihiyon or religion. Mabibigyang kahulugan ang salitang reliyon bilang kalipunan ng mga paniniwala at ritual ng isang pangkat ng mga taong tungkol sa isang kinikilalang makapangyarihang nilalang o tinatawag na Diyos. Nagsimula ito sa salitang religare na nangangahulugang buuin ang mga bahagi para maging magkakaugnay ang kabuuan nito. Dahil sa mga paniniwalang nakapaloob sa sistema ng isang relihiyon, ay nagiging batayan ito ng pagkilos ng tao sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Kahit ang ating mga ninuno ay mayroon ng sistema ng mga paniniwala na nagsisilbing gabay sa kanilang pamumuhay. Ngunit hindi ito katulad ng mga relihiyon sa kasalukuyan na may organisado at sistematikong mga doktrina.
Sa kasaysayan ng daigdig, naging malaki ang bahaging ginagampanan ng relihiyon sa buhay ng tao. Bilang isang individual at kasapi ng isang lipunan, naging malaking salik ito sa pagtatatag at pagbagsak ng mga kaharian at pagkasawi ng maraming buhay. Dahilan din ito ng pag-unlad at pag-iral ng mga kultura. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling malaking bahagi ng buhay ng tao ang relihiyon. At eto ang mga relihiyon na mayroon ang ating mundo. Ang Kristyanismo na merong 32%, ang Islam na merong 23%, ang Hinduismo na merong 15%, ang Budismo na merong 7%, at ang non-religious na merong 12%. Meron pang iba pa mga kaen na binubuo ng 11%. Pagkatapos ng relihiyon, let's move on sa lahi o pangkat etniko. Tila isang malaking mosaic ang daigdig dahil na rin sa maraming natatanging paglalarawan at katangian ng mga naninirahan dito. Isang batayan nito ang race o lahi na tumutukoy sa pagkakilala ng isang pangkat ng mga tao. Gayon din ang pisikal o biolohikal na katangian ng isang pangkat. Maraming eksperto ang bumubuo ng iba't ibang klasifikasyon ng mga tao sa daigdig. Ngunit marami rin ang nagsasabing nagdulot ito ng kontrobersya sapagkat maaaring magpakita ito ng mas maraming diskriminasyon. Sa kabilang bandang salitang etniko ay nagmula sa salitang Greek na ethnos na nangahulugang mamamayan. Ang mga miyembro ng pangkat etniko ay pinag-uugnay ng magkakatulad na kultura, pinagmulan, wika at relihiyon. Kaya naman sinasabing maliwanag ang kanilang sariling pagkakilanlan. Ayan ha, ating napag-alaman ang iba't ibang wika, relihiyon at pangkat etniko sa buong daigdig. I bet medyo ready na kayo sa mga susunod na mga topics natin sa world history. At sana may natutunan kayo ngayon, mga ka-en. And of course, ito na kayo sa mga vlogs, Lady L, mga vlogs sa may kalokohan. Subalit, makabuluhan. This is the Thought from Lady L. See you sa next topic natin. Bye-bye for now.